Hello, good afternoon. Mukha na ba akong pulubi? Kanina pa ako nag-a-apply ng oiling actually, pero parang hindi siya tumatalab. Hindi siya dumidikit sa skin ko. Actually, kanina ko pa siya ginagawa. Ayan. So, thank you nga pala sa mga supportive na friend ko. Kasi hindi ko akalain na 1 hour lang is naging 1K na kaagad yung comment. Parang, ay, naitid ko na talaga mag-prepare. So, kagabi talaga nagbasa na ako ng articles regarding sa financial management. Ayan. So, thank you sa support. Mga kaibigan ko talaga kayo. Ayan. So, my topic today is about financial management. At yung articles ni binasa ko is sinulat siya ni Marvin J. Austin from Salt Lake City, Utah. And sobrang maganda po yung mga na-share niya regarding sa how tungkol sa pag-manage natin sa sarili natin, 'di ba? Para maging successful po tayo financially. Isang bagay na natutunan ko sa kanya is before as a mga single, before kayo magpakasal, dapat mapag-usapan na ninyo mag-asawa like, kung paano nyo i-manage yung financial ninyo. Yung finances ninyo. Kasi sabi nga niya sa isang kwento niya, na example niya, yung dalawang couple na pumunta sa kanya ng papakasal, is, dalawang yun is magpapakasal na, and then interview niya. So during the interview, he asked, isa po na pag-usapan na ba nila yung pera. And then the women's answered, not yet, we don't yet talk about it. So, that is a red flag, sabi niya. So, dapat, bago kayo magpakasal, is pag-usapan na ninyo yon. Para alam na ninyo kung paano ninyo ma-manage yung pera na pareho. Yes, that is true. Kasi sabi nga niya, sana i-share niya, 89% sa Amerika nagkakaroon ng divorce dahil sa financial problem. Yan, kasi sa mag-asawa, pag hindi yun na pag-uusapan. Pero isang bagay na nagkandak ako ng interview, I have a close friend, 20 years married na po sila. At actually yung interview ko na yun is tinanong ko sila kung ano ba yung naging matibay na pundasyon nila. Kung bakit nagtagal yung kasal nila ng 20 years yung pagsasama nila. And she shared about wag daw pag-awayan ang pera. At sobrang naramdaman ko yung parang totoo nga. Huwag na huwag ninyong pag-aawayan yung pera. So, dapat tulungan ninyo yung isa't isa. So, the ideal woman talaga is hindi mo titignan kung magkano yung sahod ng asawa mo, kundi pagkano lang yung ibibigay niya. At, paano mo yun maibabudget. Sa mga brothers, pag nakakita kayo ng ganong babae, ideal woman po talaga yun. Kasi hindi ibig sabihin andyan yung support. Ayan. So, sa mga bagay na natutunan ko, 12 po yun, pero kunti lang po yung ma-share ko. Isang bagay na natutunan ko is, sa isang pamilya, dapat magtutulungan ninyo yung pamilya nyo patutong magtrabaho. Ayan. So, dapat mag-earn ng money. Marami namang marangal na trabaho na pwedeng pagkakitaan. Ayan yan. Actually, sa family ko, I remember, mahirap lang naman kami. So, ayun, si Papa, nung buhay pa siya, nagkakontakt siya sa amin ng family council. Sinasabi niya sa amin na, hindi ko kayo kayang pag-aralin ng college, ha? Kasi, alam mo naman, mahirap lang tayo. Kahit nung high school pa kami. Kaya, at the age of 12 years old, ayun, natutunan akong actually, nagtitinda-tinda na talaga ako. Elementary pa lang, kasama ng teacher ko. Pero, at age of 12 years old, yun naging self-reliance ako. Kumbaga, ako na nagpaaral sa sarili ko. High school hanggang makagraduate, hanggang sa nag-college. Ganon. So, parang, pag-usapan. Kaya tingnan mo, napag-usapan namin yung problema namin sa pamilya namin. Hindi ako nagkaroon ng galit sa pamilya ko na, Danap, saan, ginawa ninyo yung part ninyo, pinag-aral ninyo ako. Ganyan, hindi ko sinumbat yun sa papa ko. Hindi ko sinabi sa kanya na sana pinag-aral niyo kami.
para nakatulong kami sa inyo ngayon. Hindi. Dahil sa pagkakaroon namin ng financial, kumbaga nagkaroon kami ng financial planner tulad ni Papa. Siya yung financial planner namin eh. And then, sa family council namin, nag-uusap kami. Binibigyan niya na kami ng parang sinasabihan niya na kami yung mga bagay na hindi na nila kayang ibigay sa amin. Ayan. So, habang lumalaki ako, hindi ko sinisisi sa magulang ko na nag-aral ako ng high school. Hindi ako sa inyo tumira. Hindi ko ginoon. Hindi ako nagsabi nun. Kundi, nagtuloy-tuloy ako tumira sa ibang tao hanggang sa kapagtapos ako ng high school. Nung mga fourth year, nag-part-time din ako pero sa amin ako nakatuloy at nag-tutor ako para sa mga bata sa inuupahan namin. Ganun. So, dahil sa mga ganun, hindi ako nagkaroon ng sama ng loob. Na hindi kami naka-ano, ganyan. Hindi. Parang, I understand. Kasi mahirap yung buhay eh. Nasa pag-uusap, magkaroon kayo ng magandang communication. Ganun. So, isang bagay din na gawin is magkaroon tayo ng disiplina pagdating sa pera. Dapat matuto tayo mag-budget. Alamin natin kung ano yung wants and needs natin. Kasi kung alam natin yun, ito na yung magli-lead sa atin para magkaroon tayo ng life insurance and investment. Hindi ko sinasabi na in life insurance and investment kasi financial advisor ako. No. As a financial planner sa family namin, ito yung isang bagay na in-advise ko sa kanila. Matuto silang mag-budget. Mag-set sila ng specific plan kung magkano dapat yung ilalagay nila sa investment nila. Ikatulad ng paghihiwalay ng tithings, fast offering, savings, and investment. And then yung mga iba pang kailangan sa bahay. So, sumbak sa mga bagay na yun, sobrang malaking tulong siya. Kasi, kahit ako, binasa ko yung articles na yun, na-realize ko din yung sarili ko na kailangan ko talagang magkaroon ng disiplina sa sarili ko para makapag-budget ako ng maayos. Para sa ganun, diba, hindi tayo maging pulubi in future. Diba? At saka maganda rin na mapag-usapan ninyo kung ikaw, breadwinner ka, mapag-usapan ninyo yung problema ninyo sa pamilya. Yung hindi mo shoulder yung mundo. Diba? Kumbaga, hindi mo pasan yung daigdig. Ayan. So, kailangan maging open up ka din sa family mo. Malaman nila kung ano yung pinagdadaanan mo, ano yung mga problema na yung kinakaharap ninyo. Para magkaroon kayo ng unity. Diba? Magkaroon kayo ng pagkakaisa sa pamilya. So, alam ko na sobrang mahalaga yung financial management at nandun pa rin yung process of learning. Hindi ibig sabihin, financial advisor na ako is alam ko na lahat. No. I step by step, I'm continuously studying regarding sa finances. Kasi patuloy pa rin po ako nag-aaral kung paano ko i-manage yung finances ko at paano ako makakatulong sa asawa ko. Ganon. Kasi para sa akin is mahalaga na matutunan mo yun. Dahil pag natutunan mo yon, alam ko na walang na hindi tayo mahihirapan. At alam natin na secured tayo. Diba? No matter what happened. So, isang bagay din na natutunan ko is learn to manage the money. Not the money manage you. Diba? So, kailangan matutunan mo na i-manage yung pera. Hindi yung pera yung magmamanage sa'yo sa oras. Kasi kung minamanage ka na ng pera, wala ka ng time sa family mo. Diba? Wala ka ng time sa lahat ng bagay. So, dapat i-manage mo na yung pera para ikaw mismo yung nag-aano sa kanya. Tapos, ikaw, yung sarili mo, free. Diba? So, yun. Tapos, alam ko na hindi ako perfect at may mga weaknesses din ako. But, through studying, sabi nga, nasa process of learning tayo. So, hindi pa tayo perfect. So, andito pa rin, mag-aaral pa rin tayo kasi nare-realize ko kung ano yung weaknesses, ano ba yung mga kulang, at ano ba yung mga nagagawa mo hindi pa maganda, ganyan, para ma-manage mo yung pera mo ng maayos, ganun. So,
So, sobrang mahalaga talaga na magkaroon kayo ng good communication with your family. Open up and share what ano yung nasa sa'yo, sa sarili mo. And then, huwag mo aawayin yung asawa mo. Ayan. Kasi meron kayong commitment sa isa't isa. At alam ko na kung gagawin natin na maging obedient and gagawin natin na itibigay lahat ng tiwala natin sa Diyos, we will be blessed both financially and spiritually. And yun yung isang bagay natutunan ko during the interview, those couple na nakandak mami na interview, sobrang natutunan ko yung mga bagay sa kanila na maaari kong i-apply sa sarili ko. So, alam ko na sobrang mahalaga yung na-share ko sa inyo ngayon. And I hope sa simpleng video na ito, not perfect, pero I hope na sana may matutunan po kayo. And alam ko po na ever since lahat may purpose. At ang Diyos, andyan siya. Nakatingin sa atin at gumagabay. And He answered our prayers. At I hope na ma-bless po tayo kahit sa pandemic na pinagdadaanan natin ngayon. Maibsan po yung hirap o sakit na nararanasan ng bawat isa. At nag-struggle po tayo sa financial. So, ang self-finance group ko po is open for barter. So, that's one of my announcement today na open po ang self-finance for barter. Example, wala po kayong pagkain, meron kayong gamit sa bahay, pwede niyo pong ipalit mismo sa group. So, papalitan nila regarding sa kailangan ninyo. Wala pong money involved, walang pera na ilalabas, kundi kung ano lang yung wala sa inyo, halimbawa wala kayong bigas, wala kayong ulam, wala ang milk o diaper, sa self-finance po, yung barter po doon, pwede nyo pong ipalit doon kung ano yung mga gamit na meron kayo. Halimbawa, meron kayong rice cooker, meron kayong mga hindi nagagamit na laruan or mga teddy bear or what. Tapos ano yung gusto nyo ipalit? Katulad na gusto nyo ipalit siya ng pampers, milk, delata, rice, pwede po. So, at saka sa mga gusto po na maging part po ng reseller ng mga products ko, pwede po kayong mag-sale. Basta i-grab lang po ninyo yung pictures and then i-post din po ninyo kung ano po yung mga sales sa bawat products meron po doon para sa donation, para sa mga baby warrior at sa mga needy. So, pwede din po. So, more cooperation po. Alam ko po na mabibless po tayo. Hindi naman po sa ibig sabihin, mais, kumbaga nandun po yung unity po natin. So, thank you po and God bless.